dahil recently bumaba yung SM stocks, kaya nagtry akong bilhin yun sa pinakamababang halaga. Tignan natin kung nabili ko nga ba yung SM stocks. Kung hindi nyo pa nasubaybayan tong Call Financial Stock Videos series ko, ayan, check nyo yung aming playlist para masundan ninyo. Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And ito nga siya ngayon. Ayan, so hindi lang SM ang itinry kong bilhin, kundi pati yung Monde. So, sa mga bago pa lang sa Call Financial, kapag ikaw ay nag-buy and sell at nag-confirm yung payment or nag-confirm yung transaction, may matatanggap kang acknowledge transaction confirmation. So, once na nag-login ka, ito agad yung makikita mo sa screen. And yun nga, nag-try akong mag-buy ng Monde at saka ng SM. Sa yung Monde, nagdagdag ako ng 300 stocks. And yung SM naman ay bumili ako ng 20 stocks na ang halaga niya ay 858 per share. Yung Monde naman ay nasa 15.48 per share. Kaya ang total niya, ayan, bumili ako ng 21,804 pesos na stocks. So, pag confirm na yan, ilagay mo na yung password. Type mo na yung password at click mo yung button na yun. Tignan naman natin yung lagay ng stocks today, February 22. So, close na yung market dahil gabi ko na siya chinek. Hindi rin naman ako laging nag-check nito. So, as of February 22 ay nasa 7,440 yung stocks ngayon. So, ayan. Puntahan natin yung PSC. Tignan natin yung lagay ng mga stocks. Okay. So, tumaas yung SM. Tignan natin yung chart ng SM since yun ang binili ko. So, umangat siya, no? 858 ko ata siya binili. And ngayon ay unti-unti siyang umangat. So, lakihan lang natin yung... So, today ay medyo mataas yung range. So, nag-open siya ng 861 and nag-close siya ng 895. So, medyo malaki yung range ng ano niya, ng trading. Kahapon ay sobrang baba niya, nasa 860. Yung open niya is 850. Nag-open siya ng 850, nag-close siya ng 860. And kung titignan natin yung RSI ngayon ay nasa 39. So pataas siya. Kahapon ay 22, ngayon 39. So magandang mag-buy nga. Yan. So nag-buy nga tayo. So tingnan natin kung na-pull out or nahatak niya yung ating average price. Ayun. Kung nahatak niya ba yung ating average price. So, puntahan natin yung portfolio. Ayan, quick links portfolio. Okay, so sa nakikita ninyo ngayon dito sa screen sa baba, yung SM ay, yung average price niya ay bumaba. Ayan, so tama tayo guys, di ba? So, nung una kasi, ay nabili ko siya ng 10 stocks lang. Nung bumaba siya ng 925, bumili ako ng stocks noon. Tapos bigla pa siyang bumaba lalo. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng additional 20 stocks sa mas mababang halaga, 858. Kaya ngayon, mas mataas yung ating average price. Mas mataas yung ating market price kaysa sa average price. Kasi dun tayo kikita. Kaya makikita nyo dito na green yung ating gain slash loss. Ibig sabihin, kumita tayo ng 0.46%. Okay, or 121 pesos sa 30 stocks na yun. So far, ang halaga ng 30 stocks natin for SM ay nasa 26,609. So yung Monde, nagdagdag din ako ng additional 300 shares dyan, kaya naging 600 na. So kung makikita nyo dito, hindi pa ganun ka taas yung gap nung yung range na itong dalawang to. Yung market price at average price, kaya red pa din yung ating percentage gain slash loss dito, negative 0.72. So, although konting-konti lang yan guys, 66 pesos pa lang yung potential loss natin dito. Tingnan naman natin yung chart ng Monde, kasi nagdagdag nga tayo ng ano yan. So, nagdagdag tayo ng, so kung makikita natin dito na medyo bababa pa din yung halaga ng Monde. Okay, kasi ayan o, ayan yung signal niya, medyo pababa. So, nagbukas siya ng 15.52 today and nagsara siya ng 15.48. And kung titignan natin yung RSI, yan guys, makikita ninyo paano ako mag-check ng mga technical chart.
lagi ko tinitingnan yung RSI. Ibig sabihin kasi, dyan ako nagbabase kung bibili pa ba tayo o magdadagdag pa ba tayo. Kasi dito may possibility pa na bumaba siya dahil yung moving average din niya ay nasa baba. Okay, ito yung itong moving average natin na 32 MA ay masyadong malayo yung gap niya. Okay, so may possibility pa na bumaba yan. Kaya hantay lang tayo, baka pwede pa tayong magdagdag ng additional stocks. Hindi pa ganun kalaki yung binaba niya eh. Kumbaga, bibili lang ako. Okay, ito yung i-explain ko sa inyo. So bibili lang ako ng additional Monde kung yung market price and yung average price ay masyadong malaki yung gap. Okay, magdadagdag lang ako dito. Ayan o. Eh kaso ang gap lang nila ay nasa 0.72 lang. Siguro magbibili ulit ako ng additional Monde or additional stocks ng SM kung ang gap nito, yung green or yung red, ay nasa, depende sa sinet mong goal sa sarili mo. Kung 8% ba? Pag ito naging negative 8%, magdadagdag ba ako? Dodoblihin ko itong 600. Bibili pa ako ng additional stocks ng Monde, like halimbawa, additional, instead na 600, dodoblihin ko, gagawin kong 1,200, parang ganun. Para mas malaki yung maibaba pa ng presyo ng average price. So liliit ito, mas lalong liliit ito kung mas malaki yung total shares na bibili natin, kung mas doble ng existing total shares natin yung bibili natin sa halaga na mas maliit na presyo, sa mahalagang mas maliit na presyo, tama ba yung words ko, sa halagang ano, mababang presyo, sa mababang presyo, ayun. Kaya ayan guys, so dito sa OV naman hindi na ako makaangat dito, no? Negative 51 na yung loss ko dyan. Sobrang tagal na rin kasi niyan. And check naman natin yung Ayala. Ayan. Si Ayala hindi ko madagdagan sa ngayon dahil parang sideways lang siya. Tingnan nyo yung chart. Hindi siya gumagalaw. Hindi gumagalaw dahil sa hindi nating malamang kadahilanan. Ayan. Si 860 pa din siya. Nagbuka siya ng 860 at nagsara pa din siya ng 860. So hindi natin ma-assess kung tataas ba siya o bababa? Magbabay ba tayo o magsisell? Kaya hold lang tayo sa ngayon. Sa Jollibee naman, ayan, tingnan natin yung Jollibee. Okay, si Jollibee ay, so ang average price ko, ayan o, 30% yung aking gain kay Jollibee dahil mababa yung presyo natin nung binili natin siya noon. Pero 20 lang yung stocks ko. Kaya parang hindi ko pa siya madagdagan ngayon dahil sobrang taas ng halaga niya. Parang hindi worth na bumili tayo ng stocks ng Jollibee ngayon dahil sobrang laki nung presyo per share, 249.80 pesos. Buti sana kung ito, kung siguro mga nasa 2,000 shares to, naku, siguro ang laking pera na nun, guys. Kaso 20, kung 2,000 ito or 200 shares man lang to, tapos ngayon ang gain ko is 30%, ang laking pera na nun, diba? Kaso yun nga, nagbawas kasi ako ng nagbawas nung time na nagkakaroon ako ng percentage gain dito. Kaya hindi ko naman in-expect na abot siya ng 30%. Kaya yan. Yan ang status ng ating ano natin, stock market ngayong February 22. Yan. Kung meron kayong mga questions about sa pag-stock market, ayan, comment down below. Hindi po ako professional broker or ano yung tawag nito, professional trader, kasi hindi rin naman ako actively trading. So, check lang ako ng Call Financial kapag may time ako. So hindi ko talaga siya fully binabantayan on a day-to-day basis. Kumbaga kapag may bibili lang ako or narinig ko na mukhang magbagsak yung market, dyan lang ako mag-check. So meron talaga tayong parang ano lang natin to, sideline. Pero yun na nga, maganda na nag-i-invest tayo para meron tayo ibang ano, kumbaga dina-diversify natin yung funds natin. Ayan. So kung gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng video, please ayan, comment down below niyo at i-check niyo yung aming YouTube playlist kasi nandiyan yung Call Financial videos namin. Meron kaming playlist niyan kung gusto niyo matutong mag-stock market. And ayan, at meron pa kaming iba't ibang videos diyan na makakatulong sa inyong journey to Japan kung gusto nyo pumunta dito sa Japan. So thank you so much again. Mag-subscribe ka na kung hindi ka pa nakasubscribe at maraming salamat kung nakapag-subscribe ka na at patuloy sa panonood dito sa aming YouTube channel Gaijin World. And huwag nyong kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa screen kasi magandang mapanood nyo rin yan, makakatulong din yan sa inyo.